one who fought locally for most of his career in boxing, and one abroad lumalaban talaga before. So championship time. Championship round one. Bakbaka na. Power. Oh! In a option. Standing 8 count tayo. Standing 8 count. A solid straight ang binigay ni Allen Wicoco. That was a good land by Wicoco. Oh, pero yung bago yon, nakapagbigay itong si Rugby Boy ng mga jabs na malalakas. Ah. Mga power jabs. Yung and another exchange. Sundok sa chest na yun eh. Medyo naramdaman ni Wicoco. That's why he returned the favor. Oh! May nagka... Medyo... Baka bigla tayo mapunta sa MMA ha. Bare knuckle po tayo. Medyo nagkakagigilan na dito. Suntukan lang muna. Sa mga nanonood, why you're wondering kung ba't nagsusundukan sila on the clinch, it's legal in bare knuckle boxing. You can throw punches while on the clinch. Inaabot ng uppercut doon si Rugby Boy. Yes. Medyo nagiging wild yung punches ni ni Don Don, no. Parang nanggigigil siyang makabawi. Pareho silang nakakaramdam na ng impact ng kanilang mga punches sa isa't isa. Pero kung mapapansin mo dito, JC, mas composed itong si Allen Wicoco. Oo. Ayan naman, nabagsak na naman sila. Parang pagod na si Rugby Boy. Kaya we can hear the we can hear the corner of Wicoco na nagreklamo, sinasadya daw yung pagiga. Maganda rin naman yung mga bigay ni Rugby Boy sa body ni So far, mas accurate yung land ng punches ni Wicoco, Although may mga good lands here and there talaga si Rugby Boy. Sa katawan ni Wicoco. Sa katawan ni Wicoco. Which we don't see much of an impact just yet. Tinatanim ba niya yung impact noon? Gab. End of the first round. And that first round will automatically goes to Wicoco. That was a very, very good round. Very impressive first round. Interesting enough, yung mga naging laban nila ni Rugby Boy and Bare Knuckle sa URCC, medyo mabibilis eh. Oo, tinatapos siya kagad. So ngayon na humahaba. If this goes the distance, ano kaya ang mangyayari? How far can Rugby Boy go for this match? And Nakikita natin mas pagod na itong si Rugby Boy. Oo. Parang hindi naging mabuti sa kanya yung mga ilang beses na napunta sila sa ground. Na natumba sila. Oh, but, you know, while you're training and preparing for this fight, for a fight, kailangan kasi talagang pikirahin mo yung conditioning mo eh. Kahit na tinatapos mo ng first round yung mga laban mo, kailangan ang conditioning mo doon hanggang sa pagtapos ng laban mo. Kung kailangan yata times 2 ng kung ilan ang maximum rounds eh. Yes. Dapat ganun eh. That's how you train. That's how you should train. Mas mahaba ang mas better conditioning dapat talaga. Highest level of conditioning you can for your matches. Of course, you want to finish the fight early. Mm-hmm. First round, gusto mong tapusin yan. But here we go, second round. Bakbaka na. May agad, body shot from Serrano. Body shot din from Wicoco. Wicoco talagang he's maximizing the clinch. Throwing punches from the clinch. Inaabot si Wicoco doon.